nais sa tanang kababaihan. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Ang bayan mo'y nagpupuri sa Diyos dahil sa kaniyang mga gawa. O Maria, ipanalangin mo kami sa harap mo'y sumasamo. Magalak si Maria ang ina, ipinagiging walang sala. Lubhang malinis sa tanang kababaihan. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, ay natitipon bilang isang angkan ng Diyos, nagpapasalamat sa ating Ama sa handog ng mahal na Birheng Maria na naging kasangkapan upang magkatawang tao, mapas sa atin si Jesus Nazareno, ang ipinangakong tagapagligtas. Hilingin natin na katulad ng mahal na ina, tayo maging bukas at masunurin sa kalooban ng Diyos upang ang kanyang biyaya at pagpapala ay mapas sa atin. Sa panimula ng ating pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang pinangakong tagapagligtas ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming hari at hukom na muling magbabalik sa wakas ng panahon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
ang aming kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nung marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ang lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay.
Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkaloob niya tayo ng lahat na pagkapalang spiritual dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakipag-isang ito, hinirin niya tayo bako pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging manak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong panguna. Kami mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumaiyo ang Panginoon.
Nagulumihan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang pinanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mangyayari ang Diyos, mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Nung bata pa ako, akala ko na ang piyesta po ngayon ay tungkol kay Jesus na ipinaglihing walang kasalanan. Ngunit hindi pala. Ang kapistahan ito ay tungkol kay Maria, ang ating mahal na ina. Siya ang inilihi ng walang bahid ng kasalanan mula pa sa kanyang simula. Marahil may ilan din sa inyo na nagkamali ng akala noon, di ba? Para ko lang. Ang Imakuladang Konsepsyon ay nangangahulugan ni si Maria sa pamamagitan ng natatanging biyaya ng Diyos ay pinatiling ligtas kasalanang mana. Bakit? Dahil siya ay hinirang ng Diyos na maging ina ng kanyang anak, si Jesus Nazareno. Ngunit, may isa pa kong aaminin. May mga panahon din dati na naisip ko, siguro mas madali para kay Maria na manatiling walang kasalanan kasi ipinanganak naman siyang ganun, di ba? Siguro hindi siya natutukso. Naisip niyo ba rin yun? Para ko lang. Na mas mahirap para sa atin na dahil tayo ay makasalanan. Pero alam niyo ba kung sino pa ang nilikha ng walang kasalanan? Sina Adan at Eva na narinig natin sa unang pagbasa ngayon. Nilikha silang walang bahid ng kasalanan at inilagay sa paraiso. Subalit, nalinlang sila ng kaaway. Naniwala sila sa kasinungalingan kaysa katotohanan ng Diyos. At nang hanapin sila ng Panginoon, sinisipa nila ang iba. Dahil sa kanilang pagpili, pumasok ang kasalanan at kamatayan sa mundo. Ngunit, kahit nagkasala na ang tao, hindi tayo iniwan ng Diyos. Sa halip, gumawa siya ng paraan upang maibalik tayo sa Kanya. Ang planong ito ay nangangailangan ng isang bagong Adan at bagong Eva, si Jesus at si Maria. Parehong walang kasalanan sina Jesus at Maria, ngunit hindi ibig sabihin na hindi sila nakaranas ng tukso. Alam naman natin na sinubukang tuksuhin si Jesus sa desierto, di ba? At si Maria, sa tingin niyo ba ay hindi rin siya inatake ng demonyo? Ang ating kaaway ay parang liyong umuungal, naghahanap ng sinumang lulunukin. Ngunit nanatiling tapat si Maria sa Diyos.
Nagbigay siya ng kaniyang oo sa kalooban ng Diyos, kahit alam niyang hindi ito magiging madali. Sa halip na magduda, siya ay lubos na nagtiwala sa kaniyang mga pangako. Si Maria ang ating modelo ng pananampalataya at katapatan. Ipinakita niya na posible pa rin sumunod sa Diyos kahit sa gitna ng pagsusubok. Ngunit, kaya ba natin siyang tularan? Madalas natin marinig kasabihan na tao lang po tayo, hindi kaya tayo nagkakamali. Ngunit, alam niyo ba kung sino pa ang naging walang kasalanan bukod kina Adan, Eva at Maria? Tayong lahat po. Sa sandaling tayo ay bininyagan. Sa ating binyag, ang kasalanang mana natin kina Adan at Eva ay hinugasan. Tayo'y naging mga anak ng Diyos, katulad ng ating ina na si Maria. Totoo, tayo ay nabubuhay sa isang mundong nabahiran ng kasalanan at patuloy tayong tinutukso ng kaaway. Subalit, si Maria ay patuloy nagpapaalala sa atin na posible ang manatiling tapat sa Diyos kahit sa mundong puno ng pagsubok. Isipin kaya natin kung gaano kahirap para kay Maria na manatiling tapat habang nakikita niyang nagdurusa ang kanyang anak sa krus. At sa kabilang ito, nanalig pa rin siya sa Diyos. Ngayon, tayo rin ay tinatawag na manatiling tapat sa Diyos sa kabila ng ating mga problema, pagsubok at tukso. Paano tayo tutugon? Pipiliin ba nating sumunod katulad ni Maria? O doon tayo sa halimbawa ni na Adan at Eva? Sa ating mga pagbasa ngayong araw, pinapaalala sa atin na ang Diyos ang gumawa ng unang hakbang upang tayo ay maligtas. Hinabol niya tayo kahit na tayo ang nagkasala. Hindi niya tayo iniwan, kundi binigyan tayo ng biyaya upang magbalik loob sa Kanya sa pamamagitan ng mga sakramento, lalo na ang kumpisal at Eukaristiya. Kapag tayo ay nagkumpisal, ang ating mga kasalanan ay pinapatawad at muli tayong binibigyan ng pagkakataong magsimula ng bagong buhay. Kapag tinanggap natin si Jesus sa Eukaristiya, naging malapit tayo sa Kanya tulad din ni Maria. Kaya't gaya ni Maria, tinatawagan tayong magbigay ng ating oo sa Diyos, magtiwala sa Kanyang plano at sumunod sa Kanyang kalooban. Sa ating paghahanda para sa pagbalik ni Jesus Nazareno, pagnilayan natin ang halimbawa ni Maria. Siya ay nagbigay ng Kanyang oo sa Diyos at naging daan upang maipanganak si Jesus. Paano natin maipapahayag si Kristo sa ating sariling buhay? Sa linggong ito, sikapin nating magnilay. May kasalanan ba akong kailangang ikumpisal? May kapwa ba akong kailangang patawarin? May magagawa ba akong mabuti para sa iba? Hilingin natin ang tulong ng Mahal na Birheng Maria na gabayan tayo sa daan ng katapatan at pananampalataya habang hinihintay natin ang pagdating ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin ito at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga mahal kong kapatid, sa kalinis-linisang paglilihi sa Kanya, nahayag si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahat. Sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa panalangin sa ating Ama at lumikha. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan daw ay lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa, manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria, manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga may busilik na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan, manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya, manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga yumao naway magdiwang ng walang katapusan kasama ni Maria at ng mga banal, manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama at lumikha, dinggin mo kami sa aming pananalangin na kasama ng kalinis-linisang Birheng Maria, hinirang bago pa man nilalang ang mundo, upang maging ina ni Jesus ng iyong anak na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingan, na katulad ng pagkasagip mo sa kanya, sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya, ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan. Upang sa anak mo'y siya ang magluwal, sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na birhen ngay iyong inilaan, maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, na kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Walang ibang hangad ng Diyos, kundi ang tayo maligtas sapagkat tayo kanyang mga anak. Buong galang at pag-ibig tayong umawit sa ating Ama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Narito si Jesus Nazareno, ang ipinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Siyang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Advent Recollection bukas December 10, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi Sir Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., Bishop-elect of the Diocese of Balanga, Bataan and Rector Parish Priest, Quiapo Church. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariyang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa ating misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Kasalanan ang sumira sa magandang plano ng Diyos. Biyaya naman ang naghilom at nag-ayos ng lahat. Tulungan tayo ni Maria na maging bukas sa biyaya ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo'y sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.